Morning mga kalapatids, for today's video po ay papaliguan natin yung breeder natin kasi kukondisyonan natin to para sa breeding seasons for January mga kalapatids. Pagkatapos ng pagpaligo natin, pag natuyo na yung mga balahibo nila, saka natin pupurgahin kasi hindi natin pinakain to nung kahapon ng hapon mga kalapatids. So tamang tama, ang oras ay 8:30 na, no? Yan. Meron siyang white flight. Ito po yung breeder ng magulang ng mga red bar mga kalapatids. So hindi to butcher, kaya pag nakawala to, baka uuwi to sa Umando Gatang yung pinagbilian natin. Ito mga kalapatids, ang ginamit ko lang dito. Wala tayong kasing ginamit na ano, hindi tayo nakabili ng para sa kalapati talaga. Kaya ang ginawa ko, may halong asintong tubig mga kalapatids. Tapos nilagyan natin ng cream silk, pampabango. Tapos syempre nilagyan natin ng asin. Maganda daw kasi yung asin mga kalapatid sa ano ng kalapati. Pampatanggal hanip din daw. Tapos nilagyan ko rin to pala ng kaunting suka. Yan. Pinaghalo-halo ko na. Then kukondisyon natin to siguro mga 15 days, no? Kaya sa sakto siguro, o kung mga 10 days may git lang, mga December 25 pagpaparisi na natin sila. Pero depende siguro mga kalapatid sa sitwasyon kung kondisyon na kondisyon sa bagay. Kondisyon naman to, kaya lang siyempre naka apat yata or limang clutch na itong mga kalapatids. Kasi nung binili ko to, eh may ano na, may inakay na yun yung nawala sa La Union. May inakay na nung nabili ko to, kaya siguro baka only clutch na to. Kaya pinag-break ko muna para kondisyon ulit. Tapos ipapaarawan natin to mga kalapatids. Yan, okay na po yan mga kalapatids. Ito po yung pares niya mga kalapatids. Small hen lang to. Ito po yung ayan, oh, red bar. Dito nagmana yung mga red bar na sinasama natin. So update ko lang po kayo dun sa to sa Arayat Pampanga. Buti na lang hindi tayo nagsama sa pooling. Training lang naman. So sa kasamaang palad mga kalapatids, 8:40 to na. Eh ang cut off natin 8:39. So ayan, di pa umuwi yung kalapati natin mga kalapatids. So sana umuwi pa rin sila, no? Nahirapan sila. Sana umuwi pa. So shout out sa mga taga Malacapanshires, mga barkada natin, puro gulong din. Wala pa silang update kung nakauwi na. Kasi ang cut off dapat mga ayan 8:39, 8:40 sa kanila. Eh 8:40 to na. Wala pa silang update, baka cut off din sila mga kalapatids. Sa bagay, training pa lang yan. Pero ang masaklap, pag hindi umuwi, eh yun talaga mahirap pagka unknown line yung mga ibon, no? Kasi matagal pa yung ano natin, yung may linyada talaga. Sa next year pa darating mga kalapatids. Sinusubukan lang natin kung paano mag-lock sa club, paano mag-loading. Yan. And shout out sa mga kaibigan natin dyan, nanonood ng ating vlog. Pa-support na rin mga kalapatids yung YouTube channel ko po, yung AgriFarm Loaf TV. Yan. Para sa susunod pang nagkataon, magbigay tayo ng mga gift bird. Kasi nakaraan, mapalad yung isang bata na taga Amang Peres, na bigyan natin ng gift egg. Egg lang kasi nagmamadali talaga akong i-break ito mga kalapatids. Para hindi na masyadong laspag, no? Sa bagay, hindi masyadong laspag. Tingnan nyo naman yung katawan. Yan, no?
Laki ng katawan pa rin mga kalapatids. Parang hindi nga nag-ano eh. Ayan, what's up mga kalapatids? 8:54 na. Ayan, cut off. Dumating si number 4. Ayan, number 4 po yan mga kalapatids. Ito po yung pinaliguan natin, no? Naka ano na mga kalapatids. Ayan. Maano lang itong ano natin. Mukhang mahihain yung ano natin, kalapati natin, ayaw bumaba. Nahirapan mga kalapatids. Nahirapan umuwi. Ayan mga kalapatids, andyan na, oh. Ayaw bumaba. Ayaw niya bumaba mga kalapatids. Binabarakuhan siya ng magulang niya. Yan, ayaw bumaba. Ayaw bumaba mga kalapatids. Pero okay lang, at least nandito na. Yung isang, yung pinakahunang kalapati natin, yung dark check, hindi na po nakabalik. Ewan ko lang kung mamaya makakabalik pa yon kasi dati, buong araw naman yung ano, bago bumalik. Yan. Sana bumaba para makainom na siya ng tubig ng baterya. Dextrose lang po nilagay natin para sa ano nila at patubig. Yan, tuloy tayo mga kalapatids. Pupurgahin na lang natin yung ano mga kalapatids. Yan. Hindi makita. Yan. Kita ba? Barmix po yan mga kalapatids. Barmix pork. Hindi makita. Yan o. Ang pupurgahin natin, hatiin natin to sa dalawa mga kalapatids. Yung nandoon, yung naligo. Yan mga kalapatids, susubuan na natin ng para sa manok, sana hindi ba matay. Hinati lang natin yan sa dalawa. Burmix po yan mga kalapatids. Yan. Yan, subuan na lang natin tong hen mga kalapatids. Yan, against the light. Para mamaya patutukan natin sila pag natunoy ang katawan nila mga kalapatids. Or kahit yung tubig lang muna, no? Electrolytes, tapos mamayang hapon na natin pakainin para siguradong mailabas nila lahat ng parasite sa kanilang katawan. Yan mga kalapatid, siguro dito muna natin tatapusin yung video ito. Hayahan na lang natin ako sa silang pumasok mamaya. Pakita ko na lang sa inyo kung papasok pa yung ano mga kalapatids. Kalapati natin. Yan. Hindi ko na makita. So ito po yan mga kalapatids, yung pinurga natin, yung breeder. Yan. Hayaan na natin na ano
pumasok mamaya. Sana dumating din yung dark check, mga kalapatids. Hindi pa pumasok. 9:20 to na, hindi pa rin pumapasok nung red bar. No? So, shout out po sa inyong lahat. God bless po. Salamat po sa inyong panonood. Good day, mga kalapatids. What's up po sa inyong lahat. Hapon na po. Oras na para magpakain, mga kalapatids. Buti na lang, walang karga ngayon kasi may bagyo, no? Smash doon sa pagbibitawan sa San Ildefonso, Bulacan. Bali, nagre-recover tayo ng mga kalapati pa rin hanggang ngayon kasi nagkasakit nga po sila. Halos mamatay na tong isa, mga kalapatid, yung red bar. Alanganin pa rin kung isasama natin yan sa Bulacan, no? Hindi ko lang alam kung itutuloy pa natin yung pagsasama sa training niyan. Pero ito, nakaka-recover na rin, mga kalapatids. Tsaka yung dark check, kaya lang sa old bird category hindi pwede yung dark check kasi naka-pressuring po yan. Like dun sa isang red bar na medyo malaki ang katawan. Kaso syempre tinamaan din niya ng sakit nung pagka-arrival niya, nakainom ng lason siguro yan. Naka-double band po yan, PHA tsaka pressuring. Yan, pwede natin siguro may sama yan, itong dalawa sa training sa San Ildefonso, Bulacan, sa Monday na po, mga kalapatids. So, shout out sa ating mga kaibigan dyan, no? Wala pa tayong in-out na mga ibog ngayon kasi nagpaparami tayo para sa 2022 North Race naman. Kaya makikita nyo yun, no? Yung young bird na yun, pinaka young bird natin, yung blue bar, tsaka isang red bar na ano, itong nasa gitna, yan. Sasama natin yan sa old bird category next year sa North Training. So ito, mga kalapatids, itong dark check na to, kahit naka-pressuring yan, sinasama natin sa training kung hanggang saan yung kaya niyang abutin. Kasi total, may pares naman yan, may motivation naman yan, yun yung white flight. Yan. Ito, mga kalapatids, nagagamot tayo. Yan, kita nyo, nanghihina yan, mga kalapatids. Ginagamot natin yan, huwag karoon ng one eye cold. Oh. Pinapainom natin yan ng dexamethasone tablet. Peso or 3 pesos lang yun sa ano, pharmacy. Sinasama ko rin yung gamutin ito, pinapainom ko rin yan. Pero ngayong araw na to, hindi ko sila pinainom ng magamot kasi pahinga nila, no? Binigyan natin sila kanina ng umaga ng vitamins yan, tapos na silang kumain. Kung papansin nyo, ano pa yung mga pula dyan, tinatawag yan grits, mga kalapatids. Kaya hindi tayo magpapakain ngayon ng, or magpapainom ng gamot sa ano, yung antibiotic kasi nagbigay tayo ng grits. Siguro bukas na lang ng umaga tayo magbigay ng antibiotic, mga kalapatids. Total sa Monday pa naman yung release kasi ang ginagawa ko flak medication na para hindi sila magkahawaan. Ayan, oh. Ayan yung pang-warrior natin, bumabalik na yung lakas ng red bar, mga kalapatids. Shout out sa ating mga kaibigan dyan, mga barkada natin dyan sa Ulya at saka Malaca Orbistondo Panchers. Shout out po sa inyong lahat and God bless po. Ingat, mga kalapatids.